Okay guys, nandito tayo ngayon sa Piswan si San Lorenzo. No, meron na naman tayong i-cleaning dito na Whirlpool. Whirlpool automatic washing machine 'yan, yung mga ganitong design. Ito po yung i-cleaning natin, no. So 'yan, okay. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At maaari pa kaming i-upload na video, no, about automatic washing machine. At the same time, magkaroon na rin kami ng upload ng mga aircon na ginagawa namin, no, later on. So okay, una, ito po itatanggalin natin yung sa kanyang pulsator, no. So yung design nito kasi medyo mayroon siyang pahaba na, ayan. So flat screw lang naman ang ginagamit yan dito para mabuksan natin to. Ayan, so alisin natin yan. So naka-flat screw lang naman yan. Ayan. So, tatanggalin natin yan. Yan, unahin natin, no? Para ma-access natin yung drums, no? So, yun lang naman. Medyo matigas lang, no? Pero ano lang natin. So, dito po, lagi ang, ano, ang lock talaga ng drums natin. Nandito lagi sa pulsator. So, yun lagi ang unang tatanggalin natin, no? Yan. So, guys, follow po kayo sa aming FB page, North Shore Repair Shop. At meron din kaming appliance repair TV na page, no. Ayun, tinanggal na natin, no. Ayun. Ayun. So mapapansin niyo ito, madumi siya, ayan, no. Parang putik na kulay brown. Ayun, nasa ilalim ng pulsator, no. Ayun, no. Ayun. Putik po 'yan, dumi, no. So 'yun. So i-cleaning natin ito, no. So ayan. So, yung mga ganitong model, guys, medyo mahirap tanggalin yung drums nito kasi usually, nagla-lock ito. Nagla-lock yung pinaka-lock niya. Iba kasi yung lock na nagamit ni Whirlpool, lalo na yung mga ganitong model, no? Yung 360 nila na Whirlpool, no? Na model. Talagang mahirap kalasin. Pero may paraan pa rin tayo para linisin yan, no? So, yan. Tanggalin natin yung likuran, no? So dito, wala tayong alisin ng mga connectors, wala tayong alisin ng wire. So luluwagan lang natin yung mga wires na naka-connect sa top cover para mabilis natin maangat yung top cover, no. So yan, dito sa likod, luwagan lang natin yung mga wires para naman na maangat natin ng maayos yung top cover nito. Yan, so luluwagan lang natin. Yan, no. So, yun yung unang gawin natin dyan. Pangluwagan natin yan. Ayan. Yan. Luwagan natin din. Merong screw yan dito sa gilid. So, halos same lang to sa lahat ng modelo. Halat ng brand. Ayan. Meron din dito dalawang screw sa harapan. Ayan. So, sungkitin nyo lang yan para matanggal nyo yung screw dyan. Ayan, o. Sungkitin nyo yan ng matulis na bagay. Yung dalawang screw dyan sa harapan. Para matanggal natin yung top cover, no. Ayan. So nandiyan kasi nakatago yung mga screw nito, no. So yan, kahit i-DIY niyo ito, kayang-kaya niyo itong i-DIY, madali lang naman ito gawin. After niyo matanggal yung mga screw na yan, iangat niyo na lang yung pintuan, no. Yung top cover, iangat niyo lang. Wala na kayong gagawing tatanggalin na mga parts, no. Wala na kayong aalisin diyan, no. Ayan. So yan, dito lang yan, iangat lang natin siya. Then bubuksan na natin to yung cover ng drum. So naka-clip lang to lahat, walang screw yan, naka-clip lang. So alisin lang natin yan. So kung mapansin nyo guys, sa mga cleaning natin, sa mga brand ng automatic washing machine, halos same lang lahat, no? So halos walang kinaiba, same procedure lang, no? So kaya lang namin to pinapakita sa inyo na lahat ng brand na na-encounter namin, para makapagbigay lang kami ng konting idea sa inyo, lalo na sa mga gustong matuto at mahilig mag-DIY, no? Maglilinis ng kanilang mga washing machine. Dahil hindi naman biro din ang presyo ng deep cleaning ng ating mga washing machine, no? So kung kaya nyo naman, so gawin nyo na yung pag-cleaning. Ayan. So kung mapansin nyo, kulay brown na yung paligid, puro putik na. Ayan, no? Kitang kita na siya sa likod ng drum, no? Ayan. So, pagkakataon dito, susubukan pa rin natin tanggalin yung drums kung kakayanin pa, no? Pero usually, pag mga itong model ni Whirlpool,
medyo mahirap yan, mahirap tatanggalin kasi nag-i-stuck yan. Ayan. Ayan. So hindi natin natanggal yung drums, nag-stuck na talaga. So pagkataon nito, yan i-sprayhan na lang natin yung paligid. Pero yung sa baba, yung drain, buksan nyo para yung bawat spray nyo dito sa bawat gilid niyan, diretso yung tubig sa labas, no? Yan. Then, dalagang diodokot pa namin yan. Sinusungkit pa namin yung dumi para lang maubos lahat, no? So, medyo matagal lang. Pag mga ganitong cleaning na hindi mo matanggal yung drums, medyo matagal lang siya gawin. Pero, 100% naman nalilinis talaga yung washing. So, ang naging issue naman nito, nagkakaroon na ng brown-brown sa mga damit ng customer. Kaya, pina-cleaning nila yung washing nila, no? So, yan. Ginagamitan lang namin ng, ano yan, pressure washer para ma-sprayan niya. Kung mapansin nyo, wala na yung brown, malinis na. Bumalik na siya ulit sa pagka-stainless niya. So, hindi lang natin maipokus ng maayos. Ayan. So, inasimbol na natin. Binalik na natin, no? So, ganun lang din kadali, guys. Mag-cleaning nitong Whirlpool na ito. Mga ganitong modelo, no? So, wala ka masyadong kinakalas sa mga ganito. Kaya, hindi ka talaga, no? Hindi ka naman maliligaw, no, kung gusto mo talagang maglinis ng mga washing machine nyo. Usually kasi yung mga washing machine natin, pag nagdudumi na yan, may sumasabay na talaga yan sa mga damit, no, lalo na pag nag-spin, hindi na natin talaga maiwasan yan, lalo na pag matagal na. So yung washing nito, nasa 5 taon na, 5 years na po, kaya medyo madumi na talaga siya. So guys, sa mga gusto magpa-service sa amin, comment lang kayo sa mga videos namin or message kayo sa aming FB page, no, Northshore Repair Shop. Nagki-cater kami ng lahat ng brand, no? Repair, cleaning. Ang ruta po namin ay Cabuyao, Calamba, Binyan, San Pedro, Santa Rosa 'yon. Dito po yung ruta namin, no? So, 'yan, maayos na, 'yan. So, si-set up na lang natin. Ni-check natin kung okay na lahat, kung ikabit na lahat, okay? Ayan. So, yun. Tapos na ito. No? So, titesting na lang natin. So, bubuhatin natin to papunta sa loob ng bahay ng ating customer. No, yan. So, ganun lang po kadali, guys, yung pag-cleaning nito. Lalo kung hindi matanggal yung drums, may paraan naman talaga na para malinis. No? Kasi, yung mga washing talaga, pag hindi yan nalinis, nagkakaroon talaga yan ng mga putik-putik doon sa ating mga damit. At at the same time, mabaho na yung labahan natin kahit bagong labas, bagong laba, no, bagong ano siya, hindi siya ganoon kabango. So need talaga natin siya na i-deep cleaning yung mga washing machine natin. So okay guys, maraming salamat, thank you sa panood, God bless.